Hi! Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang Ma'am si Jam, trabahong abroad. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, like, and share po. Ito pong pag-uusapan natin ngayon dahil marami pong naghahanap talaga po ng trabaho sa abroad. So meron po akong isi-share ngayong araw dahil po mga ilang 20 days po ata akong hindi nakapag-vlog dahil sobra pong busy ng inyong vlogger. So ngayon po ang pag-uusapan po natin at sana po hindi po kayo mag-skip ng aking mga video po para wala po kayong makakaligtaan ng mga information regarding po sa mga information. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang bansang Cyprus. Kung kayo po ay familiar sa bansang Cyprus, ito po ay part ng Europe. Naghahanap po sila ng cleaners. So, by the way po, hindi po ako sponsor netong agency. So, sinishare ko lang po dahil isa rin po ang agency na to sa inapplyan ko before nung nasa Pilipinas po ako at legit po talaga siya. Tinuturo ko po sa inyo yung mga legit na agency para hindi na po kayo ma-scam dahil alam ko po na lalo na po sa mga first-timer, marami po na scam talaga, nagpapadala ng pera sa Western, Palawan. So wala pong ganung agency, ano po. Kasi yung totoong agency at legit agency, magbibigay po ng referral sa inyo. At before po nun, kakausapin at i-interviewin po kayo, magpipit up po kayo mismo sa agency, hindi po kung saan saang lugar. So yun po yung legit agency natin sa Pilipinas. So maging wise po tayo, maging kailangan nyo po magmasid muna bago kayo magbitaw ng pera. So ang hiring po sa Cyprus ay cleaners. Kung kayo po ay interesado bilang isang cleaners, ito pong vlog ay para sa inyo. So cleaners po, ang any gender po, babae man po or lalaki, 18 years old pataas. So regarding po sa limit age, hindi ko po alam kasi nakalagay lang po dito is 18 pataas. Mas mainam po na kayo na lang po mismo ang magpunta sa agency regarding pa po sa iba pa pong katanungan. So yung agency po na pangalan mamaya po ilalagay ko para makita nyo rin po sa baba ng aking vlog yung pinaka-full na pangalan or spelling po ng agency. Ang job description po nila ay cleaning, stocking, and supplying this facility areas, dusting, sweeping. Alam naman po natin cleaners, magbabacuum po tayo, maglilinis mga bintana, magmamap, yung mga restroom cleaning, etc. Yung mga cleaners po. Ang kailangan po nila is 2 years working experience. Ano po? Carry out heavy cleaning tasks and special projects. So, yun po yung job description po nila. So, yung performing and documenting routine, inspection, and maintenance activities. So, yung qualification po na hinahanap nila. So, yung qualification po na hinahanap nila is kailangan po meron po kayong 2 years working experience. At candidate must be at least high school graduate. So, mas mainam na rin po ito kasi Europe, high school graduate. Kung kayo po ay graduate ng IELTS, kasi ang IELTS po ay equivalent ng high school, pwede nyo pong tanungin mismo sa agency. Pero, kailangan po ninyong magdala ng certificate na katibayan na nag-graduate po kayo ng IELTS. Pero, hindi ko po alam talaga kung tinatanggap po nila yung IELTS graduate. Pero, kasi sa akin yung IELTS graduate, sa Canada, tinatanggap na po kasi equivalent po ito ng high school graduate. So, yung 2 years working experience, kung may tanong po kayo na meron po ako ma'am na experience, kaso hindi po 2 years, 3 years. So, advantage po yung kung mas mataas pa po sa 2 years. Pero kung hindi naman po 2 years, lower than 2 years, pwede po kayo magsadya mismo sa agency. Kunyari, 1 year and 6 months lang experience nyo, 1 year. At least po meron po kayo experience, pwede po kayo magtanong mismo sa agency kung hindi naman po pasok sa 2 years. Magbaka sakali po tayo magtanong kasi baka mamaya hindi kayo nagtanong, tinatanggap pala nila. Sayang opportunity ninyo, di ba po? Housekeeping test, the NC2 or trade test certificate is a must. So kung may mga certificate po kayo, dalhin nyo po katibayan na meron po kayo experience at meron po kayong test, the NC2 ng housekeeping. Keep on ensuring the overall cleanliness of the store. So, kailangan po laging malinis po yung store.
responsible for the safety of customers and co-workers by ensuring areas are properly sanitized and free from any pills or messes that may cause harm. So yung may mga basa po kailangan punasan agad para yung mga madudulas, hindi po siya madulas, no? Parang mali ata Tagalog. Yung mga possible na maaksidente yung tao, kailangan agapan. Kailangan punasan ba? Map. Yun. Strong knowledge of cleaning supplies, procedures, and cleaning equipment. So, kailangan po kahit papano ay may kaalaman na po kayo paano po mag-mix ng mga nilalagay na pang-cleaning, mga machine, kung paano gamitin, lalo na sa paglilinis. Ability to work independently without direct supervision. So, kailangan po meron po kayong kusa anytime. Excellent English communication skills. So, kung nakakaintindi naman po kayo at nakakapagsalita ng English, pero alam natin kasi kadalasan sa Pilipinas, yung iba kasi yung pronunciation natin, no? Mas mainam po habang nag-a-apply, manood na rin po kayong mga English na movies, dictionary, or sa mga YouTube. Meron na po tayong mga para alam po natin yung kung paano siya i-pronounce. Para kahit pa paano hindi po tayo magkamali or iba yung pagkakaintindi sa atin kasi may interview po yan. So, please be reminded that as DMW regulations, the placement fee is up to 1. May placement fee po ito, 1 month salary. So, yun po. So, sana po ay hindi po kayo nag-skip dahil alam ko na mas exciting ito. So, maraming nagtatanong bilang cleaners sa Cyprus, ano daw ba ang agency? So, ang kanilang agency po ay FMW, Human Resources International Corporation. So, ilalagay ko po dito yung pinaka-spelling ng ating agency. And then, kung magtatanong po kayo kung magkano daw ba ang sahod dito sa Cyprus, so, mapapawaw ka sa sahod. Ano po? Ang sahod po sa cleaners, bilang isang cleaner sa Cyprus is 55,000 to 56,000 per month Philippine peso. Wow! Ang laki, di ba? Sa Europe po ito. So, kung kayo po ay interesado, pwede na po kayo mag-apply. Regarding po sa mga tanong po ninyo, pwede po kayong magsadya mismo sa agency. Regarding po sa age limit, kasi maraming nagtatanong sa akin, so yung iba kasi hindi ko naman din talaga alam. Nag-apply ako before, pero hindi ko rin talaga alam yung pinaka-age limit kasi pasok naman ako dun sa pinaka-standard nung ano nila, nung time na yun. Kasi ngayon, 38 na ako, so medyo delikado na rin. So yung address po is room 404, Doña Felisa C. Juco Building, Remedios Street, Fort Taft Avenue, Malate, Manila. So, pwede po nyo i-search ito kung meron po silang FB, pero mas mainam po ay puntahan ninyo yung kanilang address. Or pwede nyo pong i-search yung kanilang agency. So, yun po. So, sana po ay nakatulong po ako sa inyo at di po kayo nag-skip ng kahit na ano. So, kung kayo po ay may experience or kahit wala po kayong experience sa abroad, kahit sa Pilipinas, pwede po kayong mag-try. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Kung hindi man po itong cleaners ang para po sa inyo, marami pa pong trabaho ang para sa inyo. So, yun lamang po at maraming salamat.